pesos na lang itinira ko eh. Meron siyang deposit na 1,000, yun yung sinasabi ko sa inyo. Hello sa inyo mga tol, welcome back pumuli sa channel. Ito mga tol, pag-usapan pala natin yung patungkol dito sa alam mo, car driver mga tol. Halimbawa, meron kayong 4-seater na sasakyan, tapos meron kayong 6-seater. May papayo ko sa inyo mga tol, huwag nyo nang pasukin itong Lalamove car partnership mga tol, kasi nga ang pangit niya talaga. Unang-una, yung pickup location niya napakalayo, siguro ang pinakamababa 3 km, pero karamihan talaga doon 5 km pataas. So na, napakahirap mga tol, huwag nyo na talaga subukan mga tol, kasi nga magsisisi lang kayo. Unang-una mga tol, sa experience ko, ito sasakyan mga tol, pinaganda ko to, pinaleather ko to. Tapos, kakarga na ng mga construction supply. Doon talaga ako na, mga to, na bad trip talaga. Halos talaga ganun. Minsan, kakarga ka ng prutas. Minsan, isda. Pabira naman. Doon palang, mga to, lugin-lugi ka na eh. Kakarga ka ng isda. Grabe naman talaga to, sila alam mo. Tapos, may mga ano pa na, di ba? Ang usapan kasi dito kay Lalamove, kailangan, ano lang, yung mga padala. Pambira, may mga tao, mga tol. Sasabayan ng tao. Diba, galing sa construction. May mga kargada sila ng mga kung anong construction supply dito sa kanilang site. Ikakarga nila. Tapos pauwi. Putik, ginawa kang, ano, pasensya na kayo mga tula. Na-disappoint talaga ako dito kay Lalamove. Lalamove talaga tawag nila kasi Lalamove yung talaga sasakyan nyo eh. Unang-una, kakarga ka ng mga construction supply. Lalo-lalo na yung mga pintura, adhesive, tiles. Pambira talaga. Lugi talaga mga tol. Kung alaga niyo yung sasakyan niyo, wag niyo ipasok kay ano kay Lalamove, wag niyo ipapasok yun kasi malulugi lang kayo at masisira lang sasakyan niyo, lalamugin lang sasakyan niyo mga tol. Totoo 'yun. Mayo talaga ako eh. Ang mas magandang gawin niyo mga tol, ipasok niyo na lang kay Joyride. Sa Joyride kasi mga tol, at least tao talaga yung sakay. Ito explain sa Lalamove mga tol ha. Pipikapin mo 3 km. Pupunta mo sa area, pickup location. Ngayon, pagdating sa pickup location mga tol, ang hirap pa nilang kontakin. Napakahirap talaga mga tol. Pag kinansel mo, wala ka. Hindi ka gaya dun sa Grab na pag hindi sila nagpakita ng 5 minutes, magkakaroon sila ng penalty, 50 pesos. At least, kahit papano mga tol, para sa driver, syempre gumastos ka ng gasolina, meron kang ano, ano ba kung pampawala ng sama ng loob? Kasi nga, anlayo ng pickup mo tapos ganun lang. Maraming ganun mga tol. Nakaka-stress talaga. At pagdating naman doon sa kitaan, ang kita naman sa Lalamove, kung hulugan yung sasakyan mo, hindi mo mahuhulugan. Kasi nga, ang kikitain mo lang doon, pangkain lang, saka panggas lang eh. Sa gas pa lang mga tol, talo ka na. Oo, totoo yun mga tol. Dito kasi sa kotse ko mga tol, 1,000 yung deposit to kay Lalamove para makapasok ka. Tapos mag-aantay ka pa na isang linggo. Ngayon mga tol, bakit nga ba ako napasok dito mga tol sa Lalamove? Kasi tinry ko siya kung maganda ba o hindi. Kasi yung mga reviews sa YouTube na napapanood ko, okay daw, maganda daw ang kitaan. Pero sa reality mga tol, nako po, hindi talaga. Totoo yun, hindi talaga. Huwag nyo nang pasukin. Papakita ko sa inyo mga tol na meron akong account sa ano sa Lalamove mga tol. Tsaka dito sa Grab mga tol, kaya lang naman napasok din ako doon kasi nga nag-aantay ako ng onboarding. Ngayon mahigpit na ngayon kay Grab, inaabot na ng isang buwan kapag magpapasok ka ng driver. Halimbawa, ako ito active na to kay Grab, tapos magpapasok ako ng driver. Abutin ng isang buwan bago siya makabiyahe. Ganun po 'yun. Ito mga tol, papakita ko sa inyo yung ano, yung account ko kay Lalamove para maniwala kayo. So ito na nga mga tol, meron din tayong Joyride, ayan o. Joyride super app yung mga tol. So ito yung Lalamove ko mga tol, Lalamove driver, ayan o. Tama, wala nga booking ngayon o. Wait lang ha, tanggalin ko muna to. Ito yung record ko mga tol, na bumiyahay ako. Ito complete o. Nakakatunayan, na bumiyahay talaga ako. Tingnan mo naman o. Ang baba ng pamasahe, Antipolo to Cainta, 182 lang. Oh, ito San Juan to Cainta. Nako, Manila yan mga tol. Ganyan lang. Ang sakay ko pa dyan, may tao pa yung sakay ko dyan, tapos mga construction supply. Tapos ito, mga adhesive tiles. Ay mga tol. Oh, tingnan nyo na yung pamasahe niya mga tol. Oh. Alalayo niyan. Ang bababa.
Kaya hindi talaga uubra yung hulugan yung sasakyan mo, kaya nagiging boundary. Hindi talaga uubra, mga tol. Tapos ito naman yung mga cancel ko, ano. Kinancel yan. Pumunta na ako dun sa may, ano, sa may location, pick-up location. Aba, kinancel. Ang hirap pa nila hanapin. Ang maganda lang dito kay, ano, kay Lalamog, pwede ka mag-double booking. Yun nga lang, ang layo ng pick-up. Talo talaga. Buti sana kung malalapit ang pick-up. At, ang pinakamalupit pa nun, Agawan. Oo, Agawan siya, mga tol. Agawan kayo, paunahan kayo, makakuha ng booking. Ganun. Hindi siya kagaya kay Jared, saka kay Grab na kusang ibibigay sa'yo yung booking, nasa sa'yo na lang kung tatanggapin mo, hindi. So, ito yung mga tol. Yun yung incentive niya. Ano ba ito? Incentive niya yung mga tol. Ito. Punta tayo sa mission. Yan. Nakakuha ko ng incentive. Nakakuha ko ng 5 order. Meron ako 360 pesos, mga tol. Na nakuha ko. Tapos, ito naman ngayon. Pag naka-6 ka na order, may 500 pesos ka, mga tol, na ibibigay ni Lalamog. Pero hindi talaga sapat yan. Sa layo ba naman ng booking eh. Tapos ito yung wallet niya, mga tol. 8 pesos na lang itinira ko eh. Meron siyang deposit na 1,000. Yan sinasabi ko sa inyo. 1,000. At kailangan mo mag-top up. Nag-deposit ka na, kailangan mo pa mag-top up. Bakit? Kasi kung wala kang top up, hindi ka papasukan ng booking. Ganun po, mga tol, kay Lalamog. Ayan. Sa Grab kasi, mga tol, kahit wala kang top up, papasukan ka ng booking. Pero matik yun, pag may pumasok na booking, matik na kakaltasan na ni Grab yun sa kanyang commission. Kukulin niya na agad. Ganun kalupit si Grab. O ito, mga tol, yun yung mukha ko. Kilala nyo naman siguro ako, mga tol. Yun, oh. Yan. Yan yung mukha ko na katunayan na ang baba ng ano. Na katunayan, mga tol, na ano, na member ako ng Lalamog. So hindi ko na ginagamit to, mga tol. Ginagamit ko lang to kapag napunta ako ng mga probinsya. Halimbawa, napunta ako ng tawag nito yung Bulacan, Cavite, Rizal, mga ganun, mga tol. Yung mga outside NCR, mga tol, pag napunta ako dun. So ito yung backup ko. Ayan. So ganun lang, mga tol. Huwag nyo nang pasukin to, mga tol. Pwede nyo namang pasukin, ano lang, yung gawin yung backup. Pwede rin naman, mga tol. Kailangan meron kayong Joyride, may Grab. Pwede rin naman backup yun. Pero ang priority ko talaga kay Grab. Ito, mga tol. Ito talaga ang priority ko, mga tol. May tip pa ako, mga tol. Oh. Tapos kumita pa ako kahapon ng... wait lang ah. Kahapon kumita ako, mga tol, eh, ng Monday, Tuesday ngayon eh. Kumita ako ng 4-6. Ganito kaganda kay Grab. Tapos plus incentive pa yan. Sana ba incentive ko kahapon? Pass. Nakakuha ko ng 220 eh, no? Ayun, qualified ako, mga tol. Incentive 220. So, ganun lang, mga tol. Kaya mga tol, sa mga nagbabalak at hindi pa makapasok kay Grab, huwag kayong mawala ng pag-asa. Ayan, sama-sama tayo. Sabi nga nila, matira matibay. Kasi nga, kay Grab, mga tol, hindi laging ano, maganda biyaya. Hindi laging maganda biyaya, mga tol. May araw din na matuman. So, ganun lang, mga tol. Maraming salamat. Sana nagkaroon kayo ng idea. Thanks for watching.